Puno ng pamilya at mga kaibigan ang chapel sa Heritage Park kung saan nakaburol si dating Senate President Edgardo Edong Angara. Pumanaw si Angara sa edad na 83 dahil sa atake sa puso sa kanyang bahay sa Tagaytay, ayon sa kanyang anak na si Senador Sonny Angara. Yung father ko po, galing sa simpleng pamilya at sa pamamagitan ng edukasyon, sabi niya sa akin, never siya nagbayad ng tuition. So dapat ibalik ko yun, yung naibigay sa kanya. Bago pumanaw, itinalaga ni Pangulong Duterte si Angara bilang Special Envoy to the European Union sa gitna ng mga pambabatikos ng Pangulo sa EU. Sa kanyang mahabang karera, naglingkod sa iba't ibang pamamaraan si Angara. Isa siya sa pinakabatang delegado sa 1971 Constitutional Convention. Siya rin ang isa sa nagtatag sa isa sa mga dekampanilyang law firm sa bansa, ang ACLA Law Offices. Naging presidente ng Philippine Bar Association, Integrated Bar of the Philippines, pati na ng University of the Philippines bago naging senador, kung saan naging may akda siya ng ilang malalaking batas. Nagsilbi din siyang executive secretary. Noong 1998, naghanda siyang kumandidato bilang pangulo. Pero nang lumaon ay nagpa siya na lamang maging running mate ni Joseph Estrada. Pero natalo siya kay Gloria Macapagal Arroyo sa pagka-vice-presidente. Lubos daw na nalulungkot ang mga matagal na kasama ni Angara sa Senado, gaya na Senador Franklin Drilon at Senador Loren Legarda. Si Drilon, kasama pa ni Angara isang araw bago ito pumanaw. Biniro ko siya dahil marami pa siya mga planong sinasabi sa akin. Sabi ko, alam mo Ed, dapat ikaw ay mabuhay hanggang ikaw ay 183 years old. Dahilan sa 83 ka ngayon, sa dami mo pang plano, mga 100 taon pa siguro ang kailangan natin. Kabilang sa nagbigay respeto, sina dating Pangulong Fidel V. Ramos at dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo. He was not a total politician, nor just an aggressive lawyer, no. He was humanitarian. He was a very supportive Senate President when we were senators and I supported him. Si GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon, kilala na raw si Angara noon pa nagsisimula pa lang siya bilang abogado. He's a very quiet guy, pero magaling talaga yan si Ed, organizer yan eh. So I'm not surprised that he reached all these positions. Para sa unang balita, Jam Sesante Kaiko reporting.